Laban sa Moro! Bongbong Noise Marcel Now! Laban sa Moro! Wala na pong ibang mas makakagawa ng Bangsamoro Basic Law liban po sa mga Bangsamoro. 17 years po ito pinag-usapan ng IMALF at saka ang gobyerno natin. Tapos sa isang iglap lang, gagawa ng bungbung law si Bungbung Marcos. The audacity by which Senator Bongbong Marcos has declared that he will file his own bill on the Bangsamoro clearly manifests the depths of megalomania he is capable of and the utter disregard he has for all government institutions and for the peace process. Like his father, the late dictator Ferdinand Marcos, Bongbong is setting himself up as the protector of the Filipino people, defender of peace, and champion of the Constitution, while cleverly disguising his Machiavellian manipulation of the situation to forward his own self-serving political interests. He must lead the restitution for the victims of the Jabida massacre, the Manlili massacre, and the countless victims of enforced disappearance, torture, and warrantless arrest. Ito po ay siyam na buwan din sa Kongreso. Muli, hindi po ito kahapon lang, nung isang buwan lamang, kundi ng maraming taon. Kung ang basehan po ng pag-ayaw ni Senador Marcos sa kasalukuyang porma ng BBL ay dahil nagkulang po ito sa konsultasyon, paano po kaya magiging posible na hindi siya magkukulang sa kanyang gagawing substitute bill kung ang gagawin niyang substitute bill ay ilang linggo lamang? Nagdulot po ng matinding pagdurusa at naglugmok ng matinding kahirapan. Senator Marcos, sana po ay pakinggan niyo po ang sinabi at payo ni Bishop Quevedo. Panahon na po upang bumawi kayo sa mga mamamayang Moro. Kayo po sana ang magtuwid ng mali ng nakaraan. Ngunit, tila yata tama ang kasabihang kung ano ang puno ay siya ang bunga. Tandaan po natin, ang pamilya Marcos, ang tatay ni Senator Bongbong Marcos, siya po ang pinagmulan ng punot dulong gulo, lalong-lalo na po sa Mindanao. So dapat po, imbis na maging negatibo siya, dapat tumulong po siya na may pasa kaagad magamot itong sugat na ginawa ng kanyang ama. Sinabi ng 14 na constitutionalist natin sa pangungunan ni Chief Justice Davide na ito po ay constitutional. At pangalawa po, dapat hindi po nila ito politikahin dahil ito po ay kung hindi po natin ito makita, hindi natin pinag-isipan mabuti, baka po ito kapag hindi naipasa yung Bangsamoro Basic Law ayon sa napag-usapan na pirmahan doon sa CAB at saka sa yung PAB, baka hindi po magdulot ng mabuti sa ating bansa. Kapag hindi po naipasa itong Bangsamoro Basic Law ayon sa napagkasunduan, ang mananalo po, ang lalakas ay yung mga abusayap, ang lalakas yung ISIS sa Pilipinas, ang lalakas yung mga taong ayaw ng kapayapaan. At ngayon po na yugto ay nasa kamay po ito ng mga lawmakers natin wherein we are expecting they are supposedly to do their job. As of now, wala po silang nagawa, magbakasyon na sila, mag-recess at pupunta na siguro sila sa ibang bansa at mag-rest and recreation. At hinahayaan nila itong problema na magtatagal ng tatagal. At kung si Bongbong Marcos ay gagawa ng kanyang basic law, sa kanya yan, Bongbong law yan, at hindi yan magiging Bangsamoro Basic Law.